What's up mga kabakyard? Welcome na naman po sa another episode natin. Siyempre, kilala nyo na yung kasama natin. Kung di nyo pa napapanood yung previous video natin, ito ang link sa taas. Panoorin nyo lang yan dahil hindi kayo magsisisi pag pinanood yan. At hindi rin kayo magsisisi sa panibago nating episode dahil another dish na naman ng rabbit meat ang lulutuin ni Chef Francis para sa ating ngayong araw na to. Chef, ano ba lulutuin natin ngayon? Lulutuin natin today is adobong rabbit sa dilaw with a twist. Yon, adobo. Ngayon ko lang narinig yun, Chef, ah. Adobo na kulay dilaw. Meron yes, pa lang ganyan. Meron. So, ano-ano mga ingredients natin, Chef, sa adobong dilaw? First of all, ang unang ingredients natin is rabbit meat, of course. Siyempre, ito yung ating naipopromote na meat. Then, meron tayong spring onions, garlic, turmeric. Ito yung tinatawag na luyang dilaw. Yun yung nagpapadilaw. Okay. Then, we have salt and pepper. Meron din tayong tanglad, lemongrass, and potatoes and carrots. Gata. So, kasama at para siyang adobo sa gata pero dilaw. Dilaw. Yon. So, simulan na natin, Chef. Normally kasi ang rabbit niluluto natin sa rabitan, adobo na may toyo. Ngayon iba naman 'to. Ibang klaseng adobo naman. Yes. At least maiba naman tayo, 'di ba? Pati panlasa natin. Okay. Excited na. Game, simulan na natin. Game. First step, kailangan natin maglagay ng oil sa pan. Kailangan nating i-sear uli ang rabbit to trap the juice at katulad mabilis siyang ginawa natin last time. Yes, katulad ng ginawa natin last time para madali siyang lumambot. Kasi once na nag-close na tong meat na to, yung juice niya sa loob matatrap. Okay. Once na natrap yung juice sa loob, yun yung magiging tenderizer ng meat. So, eto na. Here we go. Simulan na natin. Kasama dito yung mga atay, no? Dito yes, yes. Sinama ko na. Rabbit natin. Pupulayin lang natin siya. So, Chef, dito, yung rabbit meat na gagamitin natin, pwede ang stewers na rabbit? Pwede. Up to 4 months old, pwede. Kahit 5 months, pwede. Kasi stewer naman siya, so needs a lot of boiling. So, walang problema sa tenderness ng meat. So, nilagay na natin lahat ng spices. Tinimpla muna natin para kumapit siya sa meat. Tansya lang. Adjust na lang mami. Ano? Yes, normally kaming mga chef, eyeball din lang naman kami pag nagluluto. Pero pag talagang maselan na food, kailangan namin ng measurements. Like, gagawa kami ng cakes, tinapay. Tama. Yun, kailangan ng consistency talaga doon. Consistent din naman kahit sabi mong eyeball lang kasi tansyado na namin yung ano yung saltiness nung food, nung dish. Kaya kontrolado na namin yung paglalagay namin ng mga seasoning tsaka mga spices. So gagawa na naman tayo ng magic, sir. Paglilipatin na naman natin itong alam natin, di ba? Ayun na naman, amoy ko na naman yung rabbit. Ang bango na naman ng PS100, at sobra. May ingit na naman yung mga kabakay natin, hindi na naamoy yung ating kuneho. Guys, ang sarap pala ng lasa na, ano, ng PS100 kumpara mo sa Cali. Nagulat ako, itong niluluto ko, puro PS na. Dati, mga niluluto lang, mga F1 Cali. Ngayon, PS100 na. Lahat naman mag-e-enjoy sa mga nakikita nila at sa mga ginagawa natin. Then, yung mga mommies na rabitera, so sila talaga yung kadalasang in-charge magluto sa bahay. So, follow nyo lang kung ano yung ginagawa natin. Makita nyo lang kung ano yung procedure. So, malinaw na kayang-kaya nyo na rin gawin to sa bahay. Tama. Easy as 1, 2, 3. Kinamami lang yan. O, tsaka yung ingredients natin, readily available sa kusina eh. Yes, yes. Diba? At sa lahat, ipinopromote ko rin ang pagtatanim, syempre, para at least, tama. Pag may gusto kang lutuin, kayang-kaya mo lang kunin sa garden mo. Just like this, yung ibang ingredients ito, kinuha lang namin dito sa ano. Actually, kahit sa backyard namin. Makanting lote, basta meron kang paso. Pwede na. Minsan, yung iba sa drum, diba? Pwede na. Nakakapagtanim. So, pwedeng-pwede. Walang imposible, basta gusto mo. Tama.
gusto mo mabuhay, gusto mo gumawa ng to create your own food. Mm. So, isang paraan magtanim at mag-alaga ng hayupan. Gaya nitong rabbit. Mm. Normally, karamihan ng rabbitero, may alagang rabbit, may alagang kambing, may alagang manok, di ba? Lagyan natin ng konting color. So, lalagyan natin ng achwete, yes, oil ulit. Lagyan natin ng konti para kumapit na sa meat yung flavor at saka yung color. Itong achwete oil, optional lang naman to. Ginamit ko lang para to achieve yung yellow color talaga ng ano natin, ng sauce. Mm-hmm. Pero pwede ka namang yellow ginger lang. Ay tinatawag na turmeric, pwede na yon. Food color, sir? Food color, no. It's not advisable unless food grade yung food color mo. So, pwede. Pero ako, hindi ako gumagamit ng food color. No? Natural ako, hindi ako gumagamit. Nag-rabbit ka na nga, mag-food ko. Di ba? Exactly. Oh. Gusto mo nga maging healthy, so kaya, go for natural. Ganun na lang tayo. Mas juicy ngayon, no? Oo. Uh-uh. Para siya nagkasabaw ngayon. Oo. Uh-uh. Kasi ano na ko siya, in-slow. Na-slow simmering ko siya. Hindi ko siya kailangan i-achieve yung color na brown. Mm-hmm. Kagaya na ginawa natin sa paella. Hindi natin siya kailangan i-coat ng ano, ng masyadong dark kasi makaka-affect siya sa color ng sauce natin. Mangingitim yung yellow sauce natin. Kakaroon ng parang carbon. Ang bango ng PS, nagtataka ako. Talagang ano siya, kakaiba yung bango niya. Mas lalagyan pa ng tanglad. Saksakan natin ng tanglad. Lalong babango tuloy. Naman. Ito yung magiging may amoy din yung ganyang tangkay kaysa sa damon. Meron sir, mas pungent ang amoy ng ano ng tangkay. Ng stem ho, compare mo sa dahon. Yung dahon naman, meron pa din namang amoy at saka lasa. Ayoko lang siyang masayang kaya gagamitin ko siya. Kasi pinitas natin 'yan sa garden, so kailangan i-consume natin 'yan. Actually tong tanglad na to tanim to ni Kuya. Shout out kay Kuya Ener. Yan, shout out po. At kung hindi naman gamitin diyan, gawin siya. Gawin siya, yeah. Sa mga hindi po gumagawa, nakakaalam, pwedeng gawin siya ang tanglad. Haluan mo yung lemon. And honey. Yun, apakasarap. Apakasarap nun. The best na the best yun. Simmer lang natin sandali. Lalagay ko lang itong turmeric. Tapos lalagay ko itong garlic, onions. As you can see, hindi ko na iginisa yung turmeric kasi gusto ko fresh pa rin siya hanggang maluto. Gusto ko makita ko pa rin yung natural color niya na yellow. Wala namang difference yun kung igigisa mo siya or hindi. Kukulay pa rin siya sa sauce. Wala pa rin mawawala sa properties nung turmeric. Yung turmeric, ginagawang tea din to, di ba? Apaka-healthy pa lang ng pagkain natin ngayon. O naman. Una-una, rabbit. Less cholesterol, less fat. Tapos may turmeric pa. May tanglad pa. Kompletong-kompleto, di ba? Harap! Okay. Lalagay natin ito sa ibabaw. Then, pa natin. Lalagay natin ng stock. Chicken stock? Chicken stock. Katulad din sa ginamit natin sa paella. Mm-hmm. Chicken stock. Alright. Pwede rin siguro, chef, no? Gumawa ng rabbit stock, no? Pwede naman. Pwede rin gumawa ng rabbit stock. Kasi iba din yung lasa niya, eh. Siguro pagka na doon na tayo sa point na gumagawa na tayo ng tapa. Kasi yung mga bones nun, yun ang gagawin nating stock. Yun ang pwede nating gamitin na pang... Another idea na naman mga bakit kung ano yung... Susunod nating gagawin, no? Sa mga rabbit meat, no? So ang dahil talagang product ng rabbit na pwede nating mag-gain. So kung nag-aalaga tayo ng rabbit. Diba kakaiba siya doon sa regular adobo na ginagawa natin mga rabbiteros, diba? Ito, turmeric, napaka-healthy. Alright, so hintayin natin siyang lumambot and then i-add natin ang gata. So, chef, anong ginagawa natin dito? Ito yung sinasabi ko siya na twist. Yun. So, normally pagka adobo, plain adobo lang siya, as in walang kaarte-arte. Ito, yung gagawin kong twist is appetizing para pag naiplato natin itong dish, hindi masarap. Siya yung itsura pa lang, masarap na. Panlaban na ika nga.
Okay na ba, chef, yung ating... Yeah. Ito, sa tingin ko, ready na to. Ito na siya, kumukulo na siya. So, amoy pa after lang. Nito, pagkahalo natin ito, lalagyan na natin to ng gata. Ito na siya, natutuyo na siya ng so, kape. So, anong kailangan nating tignan para masabing luto na yung karne natin? At pwede nang lagay yung gata? Siyempre, yung texture niya, kung malambot na. So, okay. Ang rabbit meat talagang pinakang the best din na meat sa ngayon. So, eto na. Medyo natutuyo na siya. Ilalagay na ngayon natin itong gata. Yung gata, chef, yung unang ano, yung yes. Unang piga. Unang piga, yeah. Eto na siya, lalagay na natin. Ito na yung tatapos sa dish natin. Ang technique is, yung una mong yung juice ng rabbit mo, medyo patutuyin nito, ang tawag doon, reduction. Magko-concentrate. So, yes. Walang masasayang na juice doon sa rabbit mo. Kung masabaw pa siya, huwag mo muna siya lagyan ng gata. Ngayon, ang gagawin natin is, i-reduce din natin ngayon itong gata para ma-absorb ng rabbit meat natin. So, yung kulay niya, as you can see, makikita mo. Para siyang curry, no? Yes, dilaw. Yan yung tinatawag na adobong dilaw. Pero kung naaamoy niyo mga kabakid, apakabango. Hindi siya amoy curry. Hindi siya amoy curry. Mm. Amoy adobo siya, pero dilaw. Dilaw. So ngayon, titikman natin. Kukunin ko itong teaspoon. Try na natin yung lasa. Kung saan tayo mag-a-adjust, yung saltiness ba niya, or lalagyan natin ng acidity. Sa bahay, gumagamit ako rock salt lang kasi ito yung available. Madaling meron, unlike iodized talagang. Sa hotel, chef, anong mga ginagamit? Sa hotel, marami kaming iba't ibang klaseng salt doon. May sea salt kami, may rock salt. Sari-sari. Chef, ito pala. Ang MSG, alam naman natin, may misconception sa MSG. Yeah. Ikaw, chef ka, napag-aralan niyo yan. Mm. Ano ba talaga ang MSG? Sa akin, no, kasi point of view ko lang, depende kasi pag may health restriction yung tao, pwedeng hindi ka gumamit or pwede kang gumamit ng MSG. Kasi itong MSG, ever since naging issue na yan, na bad for your health, di ba? Yun ang sinasabi. Cancerous daw. Na dapat yung company na isarado na kasi cancerous tong MSG. Wala pong katotohanan yon kasi MSG is concentrated na extract ng haluhalong meat tsaka minerals tsaka isda meron yan. Okay. Kaya ganyan siya kalasa. So parang broth din siya na powder, right? Yes, oo. Oh. Japanese made lang talaga siya. Kaya Japanese pa. Kala ko Chinese yung MSG. Japanese ang Ajinomoto. Sabagay, Ajinomoto. Okay. Parang nakamura ko. Point of view ko lang po yun, mga kabakyard. Hindi po nanggaling sa... Hindi namin pinipilit, mga kabakyard. Hindi namin pinipilit. Point of view ko lang po. Kasi iba talaga pag nilagyan mo ng MSG. Na-enhance niya yung flavor ng food. And I'm not promoting MSG also. Baka naman, yo. Baka naman. Ajinomoto, baka naman. Dip na natin, maginis naman tayo. First ano pa naman eh, first dip pa lang. Diyan, tigman mo. Pero kailangan pa ng konting reduction nito. Hindi pa siya as in solid yung lasa niya. So, a little more cooking pa siguro. Sarap. What can you say? Ang sarap. Sakto yung alat niya. Hindi matapang yung turmeric. At saka yung gata nagko-complement sa bawat isa. Para siyang, hindi mo siya masabing curry. Para siyang adobo sa gata. Adobo sa gata. Diba? Adobo sa gata talaga. Parang itong niluto ko yung adobo sa gata. Eh, tingin ko, I think. Parang, tingin ko nga. Happy lang sarap, tayo mga kabakyard. Mas masarap magtrabaho nung masaya. Nakaka-excite, matikman yung karne. Uh-huh.
Pakakapitin lang natin sandali itong gata sa meat, mga kabakyard, para at least mas ma-solid yung lasa nung ano natin, nung karne. Then after this, ipe-plating na natin siya. So ayun na nga, tapos na ang ating adobo sa gata. Ay, with a twist. With a twist. Adobo? Adobong dilaw with a twist. Adobong dilaw sa gata with a twist. Basta masarap. Basta to. Masarap. So ayun na. Salamat, chef. At tikman na natin at husgahan ang adobong kuneho. Let's go. Hay? Ito dito ko. Tikman natin yung dapat. Try mo din yung sauce at saka yung mga vegetables niya. Kasi yan yung magpapa-neutralize nung lasa rin nung kabuuan niyan. Gaano mo na katagal ginagawa ito, chef? I mean, sa experience mo yung ganitong potahe? Ah, matagal na. Since 98, niluluto ko na yan. Ooh. Pag sa ano, yan na talaga yung trabaho natin. Tapos, kusina na rin yung playground natin. Kaya yung mga gantong dishes, medyo madali rin naman natin na-execute. Yun. Halos kabisado na natin yung trabaho. Okay, ako naman ang Titi Kim. Tatry ko tong ano, tong liver. Ang lambot ng karne. Saktong-sakto, di ba? Inamoy ko yung karne, no? Mm. Ang bango. Lagyan mo rin ng ano, ng gulay-gulay. Eh, meron ko na pala, no? Mm. So, ang sarap. Lagyan mo potatoes, konting sauce. Adobo talaga siya. Kung gusto mong lagyan ng konting acidity pa, gusto mong asiman ng konti, may lemon to na nakagarnish dito. So, yun ang purpose niya. Pipigaan mo lang siya ng lemon. So, yun na yun. May enjoy mo na yung parang sa french fries yung patatas. Galing, no? Dahil ginrill siya, ano, ang laki ng tulong ng grill. Yun nga yung twist nito. So, in one dish, meron ka ng ano eh, meron ka ng starch, mm-hmm, may carbo ka na dyan. So, kahit walang kanin, pwede na. Mabubusog ka na. Mm-hmm. Sarap. Kain po tayo, mga kabakyard. So, chef, para sa'yo, ikaw, marami ka nang ginawa eh. Mm-hmm. Rate mo 1 to 10 yung gawa mo. I cannot say na i-rate ko yung sarili ko dito sa ginawa ko. So, ikaw na magsasabi. Sige, ako. 9.5. Kasi pag ginawa akong 10, pero mas masarap yung next episode natin. Kawawa na may next episode natin, di ba? So, 9.5, bigyan ko ng chance yung next episode natin dahil aabangan nyo yan, mga kabakyard. Hindi pa tayo natatapos. At marami pa tayong lulutuin with Chef Francis. As of now, pakainin muna namin tong adobo na to. Baka magkanin kami kasi baka mabitin kami. Kain tayo, mga kabakyard. Yun! Salamat! Thank you! Okay ba? Sarap, chef. Alright, kulang na kain.